doon sa kanilang mga nagiging problema. Si Wisdom Eason at si Susan Eason po ng Quezon City, nandiyan pa sa linya natin? Meron ba nasa linya? Nasa linya ba natin sila? Okay. Wisdom? Opo, hello? Kuya. Magandang hapon po. Ayan. Okay. Anong, andito si Attorney Rachel, ano? Ano yung problema natin? Kuya, yung car loan ko po, every 8th of the month po kasi siya naka-auto-debit po sa BPI ko po. Yung tanong ko po, may, yun nga po, kanina yung pinag-uusapan, kung paano po yung pagbabayad ko doon, magpapatong-patong po ba yun, kung matapos po itong ECQ, or pwede po bang i-divide yun? Kasi sa ngayon po talaga walang pinagkukunan. Paano po yung baka kasi ang worry ko po, magiging patong-patong siya, parang ganun po. Kasi hindi sakop ng SEC yung bangko eh, no? Pero masasagot siguro ni Attorney Rachel dyan yung tungkol doon sa pagpapatong-patong. Attorney Rachel, sa Central Bank po ito, ano po? Opo, opo. Okay lang kasi po, try ko pong sagutin. Opo. Opo, please. Kasi meron din naman po kaming mga financing companies po na nagpapautang, nagpapa-car loan din po yan. Meron din po kami mga hinahandle po na ganyan. Yun doon po sa ano sa inyo kasi po naka-auto-debit po sa, no? Ang ma-advise ko po sa inyo, so meron po kayong account doon, so doon po ino-auto-debit po ba ng bangko yung pagbayad po doon sa kayo? Opo, kaya lang po, sa wala po laman yung bangko ko, yung BPI, kaya hindi rin po sila makaka-auto-debit. Ganun po. Ang pag pumasok po yung A8, kagaya nung April 8 po, wala po kasi ng laman yun. Kaya hindi rin po sila naka-auto-debit. Kaya lang wala po silang follow-up, wala na pong gano'n na kailangan magbayad. So kahapon po nag-due. Kahapon po nag-due yung inyong ano, kaso wala pong laman. Ang isa ko po i-advise ko po sa inyo, usually ito naman, minsan kasi pag sa may system po kasi sila eh. Maari pong hindi nila isisingilin po talaga yon. Kailangan lang po nilang mag-work around po dun sa system kasi meron naman po kami natanggap na po yung mga ganyang information. Pwede po kayong masingil, pero pwede po ninyong hindi po muna kailangan, hindi po kayo obligado para sundin po yung pagsingil kasi nga may sistema po sila eh. Kaya well, posible pong nagde-debit. A case po ninyo, wala nga pong laman. Ang palagay ko po, pero pwede rin po mas maganda, itawag nyo po sa bangko to para yung bangko po mismo makakasagot sa inyong tanong. At saka, I think padudulog naman po nila yung inyong concern kasi nga po, meron nga po tayong moratorium po ngayon. Meron po tayong grace period na hindi muna magbabayad. So, kung yung po sa like sa example nyo po, kami po yung nag-isip din po kami ng mga scenarios para po dun sa mga installment payments or yung ganyan po na naka-car loan. Ang isa po kasi yung mangyayari dyan, so due na po siya ngayong April 8. Yung April 8 po, yung original na ECQ po natin na period, pasok pa po siya eh. So talaga meron pa talagang 30 days yan. So possibly, dahil nag-fall po siya ng ECQ, ang due date po niya ay magiging May 7. Kasi yun po yung 30 days. So, ganun po siya. Doon pa lang po, magiging obligado po kayo na bayaran yon. Dahil hindi po kayo nakapagbayad ng April 8, wala po kayo dapat penalty, wala po kayo charges, at hindi po kayo obligado talaga magbayad ng April 8. So, kapag kanalista na po ng April 30, by May 1, dead na po yung ECQ na latest natin na extension, by May 8 po, yun po, required na po kayong magbayad. Ang isa lang advice ko sa inyo, ngayon sinasabi niya yung nga po, parang wala pong kapasidad para makapagbayad, wala po tayong hanap buhay, pambayad po. Pwede naman po itawag muna rin sa bangko para bigyan po kayo ng konsiderasyon. At gayon po kasi, sa totoo lang po, pare-parehas po tayong may pinagdadaanan na ganito na yung mga ibang bangko, hindi rin sila makapagbayad. Mga meron din mga obligasyon siya. So, kumbaga pay it forward po ba, na pag nakiusap po ang isang kliyente, ay
pag-iisipan naman po ng bangko na pagbigyan po yan. Kasi meron din naman po yung gobyernong ginagawa po ngayon para rin po tulungan itong mga financing institution, financial institutions po natin, para matugunan din yung kanilang pangangailangan. Kasi siyempre magkakaproblema rin po sila pag hindi sila nakakolekta eh. Wala rin po silang kita. Pero po, alam ko po, ang gobyerno po ngayon, meron po silang pinaplano na gawin para makatulong din po sa mga financing institution, financial institutions, para hindi rin po sila forced na singilin din po ang ating mga borrowers. Okay, wisdom ha. So siguro makakalusot ka ngayong April 8, no? Pero dapat by May 7, may pondo na yung ano mo, yung bangko mo, dahil magju-due ka ng May 8, which is outside na doon sa supposed to be 1 month na grace period na minimum na pwedeng ibigay. Sa ganun man, pwede na silang mabigyan ng penalty, ano, dahil outside na kung sakali. Yun. Kaya lang, siyempre, pwede nga... Yung iwasan. Oo, sabi ni attorney nga, pwede kang sumulat ng parang asking for a reconsideration or pwede siguro, ma'am, yung mga restructuring po ng loan, pwede po sigurong isulat nila sa ganun dahil nga sa situation natin. Oo, kasi medyo talagang parang kahit na outside ho kasi nung ano ba, kung natigil nga yung trabaho, yun po yung problema. Ayan ang ano natin. Dahil lahat, parang chain reaction na ano, attorney. Lahat na wala kasing pagkukunan. Pag di naman binayadan sila, sila naman yung walang ipangbabayad sa pananagutan nila. And so on. Ganun ang tuloy-tuloy. Oh. Ayan, sige. Wisdom ha. Kung sakasakali, ay at least yun, maliwanag sa'yo yung punto na yun. Ha? Opo, salamat po. Salamat po sa Diyos. Okay. Maraming salamat. Yan. Salamat sa liwanag din po.